What is up mga troops? Welcome sa aming channel. For today's video, isi-share ko sa inyo yung mga tanong nung mismong visa application nung time na nag-apply kami. Isi-share ko rin sa inyo one by one in detail kung ano ba yung mga sinagot namin. Bago ang lahat, disclaimer po muna, hindi po kami migration agent and lahat ng mga topics na ili-discuss namin ay based sa aming own research at sa mga experiences namin. Puntahan natin ngayon yung summary ng visa application nung time na nag-apply kami. Andito tayo sa form or dun sa file kung saan makikita yung mismo mga tanong at mismo mga sagot nung time na nag-apply kami ng visa. Ang unang section is yung summary ng expression of interest namin nung time na nag-apply kami. Makita dito yung expression of interest ID at yung time or date kung kailan namin sinubmit yung expression of interest. Makita dito na yung invitation namin is noong 21 December 2021. Makita rin dito na yung expiry ng invitation is after roughly 60 days from the time of invitation. Makikita rin dito yung subclass, which is subclass 491, and kung saang state ka invited. In our case, South Australia. Andito rin yung nominated occupation ko, which is electrical engineering technician. Ito yung breakdown ng points na na-claim ko. Age, 30 points. English language, 20 points. Overseas employment experience, 15 points. Education, 15 points. Partner points, or yung competent English, 5 points. State territory nomination, 15 points. For a total of 100 points. Itatanong nila kung meron kang gustong baguhin dun sa mga points na kiniklaim mo. In our case, no. Ang next section is tatanungin nila yung details ng current location mo. Nung time na nag-apply kami, yung current location ko is Singapore, under work visa. Ang next na tanong is tatanungin nila kung bakit ako nandun sa location na yon and kung kailan yung end date ng current visa ko. Sinabi ko lang na I'm currently employed under my current employer dito sa Singapore under employment pass or e-pass, and my family is currently here in Singapore with me under dependent pass. Sinabi ko rin na kung hindi ako ma-renew, yung pass namin is mag-expire ng August 31, 2022. Ang next section is yung details ng primary applicant. Una muna is yung passport details, family name, given name, passport number, and country of origin of passport. Next is nationality of passport holder, date of issue, expiry, and others. Next, tatanungin nila kung meron ka bang previous Australian visa grant number. And in our case, no. Next na mga tanong is very straightforward naman about national identity, your place of birth, relationship status, and any other names. Tatanungin din nila yung citizenship mo and kung meron ka bang ibang citizenship. Tatanungin din nila kung meron ka bang other passports or other identity documents. Ang sagot ko dun sa lahat, no. Tatanungin din nila kung nag-undertake ka ba ng health examination for an Australian visa in the last 12 months. Finally, ipapakonfirm nila kung yung mga passport details mo is correct. Sa next part, tatanungin ka na nila kung gusto mo bang isama yung spouse or de facto partner mo sa grant application. And tatanungin ka na rin nila kung meron ka bang mga members of your family unit na isasama sa application mo. Sa next part, hihingin na nila yung details ng members of your family unit na magmamigrate
una muna is for my spouse, ihingi nila. Similarly, is yung current location, in our case, Singapore. At kailangan mo ring ibigay yung details kung bakit nandun yung family member mo sa current location at kung kailan magtatapos yung visa niya. Straightforward lang yung sagot ko, she is currently living with me here in Singapore under a dependent pass under my employer, and if not renewed, her pass will expire on August 31, 2022. Yung next section is very straightforward din. Sasagutin mo lang truthfully kung ano yung relationship nyo and kung ano ba yung age niya. Tatanungin na rin nila yung details ng passport. In addition, tatanungin ka rin nila kung meron bang identity card yung family member na yon, kung ano yung place of birth, relationship status, other names and spellings, citizenship, previous travel to Australia, other passports or documents for travel, and other identity documents. Tatanungin din nila kung nag-undergo ba ng health examination in the past 12 months yung applicant. In our case, no. After nun, doon naman sa next member of the family, ito yung para sa anak ko na bunso. Tatanungin din nila similarly is yung location and details kung bakit nandun yung applicant. Kinopya ko lang halos yung sagot ko dun sa sagot ko para sa asawa ko. And then, relationship to the primary applicant, child, is a family member over 5 years of age. No, since 2 years old pa lang siya nung time na yon. Ang next na nito is yung passport details again, national identity card, place of birth, relationship status, other names, spellings, citizenship, previous travel to Australia, other passports, other identity documents, and finally, health examination. Next part is about child custody details since 2 years old pa lang yung anak namin. Unang tanong is about primary applicant's legal custody. In my case, biological son ko siya, so yes. Next question is, does any other person have custodial access or guardianship rights to this child? My answer is yes, because my spouse also has legal custody of our child. Last question is about legal impediments to this child's travel. Since legally married naman kami ng asawa ko at biological son ko siya, ang sagot dyan is no. Finally, for the final member of our family, yung stepdaughter ko, tanong din is about current location. Very similar din, give details kung bakit nandun sa location na yon. Sinagot ko lang truthfully. Next is our relationship, in this case, stepchild ko siya. Next part is again, passport details. Kapareho lang yung mga tanong, passport, identity card, relationship, citizenship, other identity documents, and health examination. Katulad dun sa son ko, may tanong din about child custody details. Iba nga lang yung sagot ko dito kasi stepchild ko siya. Being my stepchild, her legal custody is currently with my spouse because she is an illegitimate child born out of wedlock. And nag-refer lang ako sa Article 176 of the Family Code of the Philippines, wherein the mother of an illegitimate child shall have parental authority over the child. Next question is, does any other person have custodial guardianship rights to this child? Yes, because again, my spouse has legal custody over her according to Article 176 of the Family Code of the Philippines. Ngayon, syempre, merong legal impediments to this child's travel because wala nga akong legal custody sa kanya. Kailangan mo magbigay ng details about the legal impediments and sinagot ko lang siya truthfully. Sinabi ko na being my stepchild, she can be permitted to travel overseas without the need to secure a travel clearance if she is traveling with her mother who has absolute parental authority over her, according to DSWD of the Philippines. Otherwise, a parental travel permit may be needed. If meron po kayong mga stepchild and tanungin kayo sa mga ganitong bagay, huwag po kayong kabahan kasi sanay naman ang mga case officers sa mga ganitong cases.
Sagutin nyo lang po ng truthful and magiging ayos lang po yan. Next section is ipapa-confirm lang sa inyo ulit yung mga critical details ng family members ninyo. And once sure ka na, just click yes. Next part is tatanungin kanila about your current contact details. This includes your country of your residence nung time na nag-apply ka, your current residential address, contact telephone numbers, postal address, email address, and tatanungin ka na rin nila kung saan mo gustong magstay or your intended state of residence in Australia. In our case, South Australia. Next section is about authorized recipient. I think this is for when you have agencies. Kailangan mo mag-supply ng details ng agency. In our case, DIY kami, so wala kaming ibang authorized person. Next is tatanungin ka na nila kung ano yung main email mo na gusto mong gamitin para sa correspondence. Next, kailangan mo mag-supply ng contact details kung saan nila pwedeng ipadala yung mga update request nila for your compliance with your visa condition once nandito ka na sa Australia. Pwede ka nilang hinga ng updates about your current work employment, work location, current address, and kung may changes ba sa contact details mo at residential address. Next, tatanungin ka nila kung meron ka bang maiiwan sa Pilipinas na hindi mo isasama sa application ng visa mo. In our case, no. Ang next section is kailangan mo mag-supply ng address history for the past 10 years since turning 16 years of age. Applicable to para dun sa mga family members na obviously 16 years and above. In our case, medyo mahaba to kasi simula nung nag-start ako ng work sa Singapore as an OFW, halos every year lumilipat ako ng tirahan. So isa-scroll down ko na lang ito para makita nyo. The next section is about your travel history in the last 10 years. Similar dun sa previous section, para to sa mga applicants na 16 years of age and above. Kailangan mo mag-supply ng details kung nag-visit ka ng any other countries outside of your usual country of residence. In our case, ang usual country of residence namin is Philippines and Singapore. Katulad dun sa previous section, medyo mahaba to in our case kasi marami kaming travel overseas, usually sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, kaya isa-scroll down ko na lang hanggang sa next section. Sa next section, hihingi na nila yung details ng skills assessment mo. In my case, yung skills assessment ko sa TRA or Trades Recognition Australia. Tatanungin na rin nila yung partner skills mo. In our case, hindi na kami nag-claim ng partner skills, so no ang sagot namin. Sa next section, hihingi na nila yung details ng education history mo and ng partner mo. Kasama na rin dito yung Australia Study Requirement and Regional Australian Study and yung community language. In our case, no lahat yung sagot namin doon. Sa next section, tatanungin na nila yung employment history mo at nung partner mo for the past 10 years. Bali, hihingin sa inyo yung current status ng employment mo, yung position, yung country kung saan ka nag-work, kung ano yung duration mo doon, and description of duties. Sa dulo ng bawat employment, tatanungin ka nila kung makiklaim ka ng points para doon sa employment at kung yung employment ba na yun ay related sa nominated position. Position meaning yung skills assessment mo. In my case, electrical engineering technician. Sa dulo ng employment history mo, tatanungin ka nila kung ilang years kang nag-work overseas, meaning kung ilang years ka nag-work outside of Australia. In addition, tatanungin ka na rin nila kung ilang years ka nag-work sa loob ng Australia. Ang next section is yung employment history ng partner mo. Now, even though hindi kayo mag-claim ng partner points for employment and skills, tatanungin pa rin nila yung details ng employment ng partner mo.
Ang next section is all about your language. Una muna, tatanungin nila kung ano yung main language mo. Next is your English language proficiency. Dito napapasok yung kung magkiklaim ka ng English as medium of instruction sa yung mga college or universities or yung English exam mo. In our case, nagclaim lang kami ng English exam. Ihingi na rin nila yung points ng English exams nyo. Final two sections are all about declarations. Una muna is yung character declarations and yung general declarations. I highly suggest and recommend na basahin nyo talagang maigi itong mga declarations na ito before nyo sagutin. And of course, answer truthfully. Yung final na mga tanong is all about living in Australia. May booklet na ipapabasa sa inyo. And finally, tatanungin nila kung talagang genuine ba yung intent nyo to live, work, and study in a designated regional area. Last part is i-upload nyo na yung supporting evidence nyo. Yung mga in-upload namin na evidence ay binigay ko in more detail sa isa naming episode. Ibibigay ko yung link sa description below. Isa pong tip, from the time na ma-invite kayo to apply for your visa, meron po kayong 60 days para ma-complete or ma-lodge yung visa application nyo. Hindi nyo po kailangan tapusin sa isang upuan yung visa application nyo. Meron pong save button siya para pwede nyong simulan or pwede nyong i-continue yung application nyo at any point. Tuwing nagla-login po kayo para ituloy yung visa application nyo, sisimulan nyo po ulit sa simula and kung may na-supply na kayong sagot nun, pwedeng i-next nyo na lang yung tanong. Maganda po yan in my opinion para ma-triple check nyo yung mga sagot ninyo. Tandaan nyo po ulit na maging truthful kayo sa mga sagot ninyo and i-supply nyo ng maayos yung mga documents ninyo. Sana po nakatulong itong video na ito and kung meron po kayong mga tanong, please don't hesitate to comment down below. Kita-kits mga troops!